Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fudgy ice cream cake. Hi, welcome back to my channel. It's Avic Whitey. Sa videong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ilalagay sa video ang ginawa nyong text to voice. Ito ay comment nila Jason Ray Ugayon at Master Clara. Maganda po ilagay o maganda pong gamitin ang text to voice sa mga any kinds of tutorial videos. Pwede rin po yan sa mga slideshow. At kung nakakapanood kayo ng mga showbiz news, ay yung iba po ay text to voice din ang ginagamit nila. Okay, nandito na tayo sa ating editing app. So, kailangan po may naka-ready na kayong video at saka dapat po ay kayo ay matyaga sa paggawa nito kasi yung gagawin yung text to voice ay kailangan itatiming nyo dun sa video. So, hindi po pwedeng dire-diretso ang gawa nyo ng text to voice sentence by sentence or depende kung ano po ang yung depende po sa video na ginawa ninyo. Kailangan po kasi naka-timing siya. So para po sa akin, suggestion ko lang, isulat nyo na po yung mga gusto nyong sabihin doon sa video para type na lang kayo ng type doon sa inyong text to voice. Okay, kukuha po tayo ng video na gagamitin natin. Sample video lang po ito. Okay, ito po ang sample video na gagamitin natin. Dahil po may boses tong video na ito, ay imumute ko po para yung text to voice po ang ilalagay natin. Wala na siyang sound. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano gamitin ang text to voice na yan, meron po akong video dyan sa description, yung link. Pwede nyo pong i-click yan para mapanood nyo yung video na yun. Okay, meron na po akong naka-reading text to voice, pero para sa video na ito, ipapakita ko sa inyo. Punta tayo sa aking text to voice. Dito tayo sa text reader. Kailangan po yung alam nyo po yung kung ano po yung dapat nyo ilagay sa video. For example, ayan po sa introduction. Ayan, kung paano gumawa ng fudgy ice cream cake. So, itatype nyo lang po dyan. Para hindi masyadong mahaba, kailangan naka-timing kasi siya. Hello po sa inyong lahat. Sa inyo kung paano gumawa ng fudgy ice cream cake. Okay, kailangan po ay timing sa video ang inyong text to speech at ilalapat natin sa ating video para mailagay natin yan, isave natin, save as audio. So, lagyan natin ng pangalan. Actually, may nagawa na ako, lalagyan ko lang to for the sake of the video. Ayan, nakasave na. Punta tayo sa aking file manager sa may audio. At isa pa po, no, ito pong text to voice na application na to ay medyo matagal po ang pag-save niya ng audio. So, kailangan po talaga ay matyaga kayo kasi matagal-tagal siyang mag-save. Kagaya nito, na-save naman siya kaya lang inabot ako ng mga ilang minuto bago na-save. Kaya ang ginawa ko ay gumawa na po ako, nakapag-ready na ako para dire-diretso na lang yung paglagay natin sa video. Okay, for example, na-save na siya. Nagamitin ko yung nagawa kong text to voice dito sa aking video. Sa introduction tayo, saan natin kukunin yon? Dito sa may audio. By the way, ang gamit ko pong editing app is KineMaster. So, dito tayo sa folders. Ito po sa may text reader. Yan, nilagyan ko na po ng title yung... Ayun, nag-save na po yung ginawa ko kanina. Text 1.1. Ito po yun. So, try natin ilagay. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano... So, ayan, sinasabi na niya yung mga ingredients.
Meron na akong nagawa dito. Ito sa folders. Kung ang gamit nyo po ay KineMaster din, sundan nyo lang po ito. Dito po sa may folders, tapos text reader. Tapos ayan po, nakaready na yan. Ang mga ingredient. So, try natin. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fudgy ice cream cake. Ang mga ingredients ay isang malaking lata ng creme de soda at dapat ay putulin natin, magkahiwalay dapat kasi medyo matagal siya. Ingredients ay isang malaking lata ng creme de soda. Okay, creme de soda. At isang pakete ng fudgy bar. O, dapat dito siya. At isang pakete ng fudgy bar. Okay, tingnan natin. Dire-diretso po kasi yan, kaya kailangan kung saan po yung timing ng video, putulin nyo na lang, tapos i-timing nyo na lang yung karugtong doon, kung ano po yung nasa video. G-bar. So, dapat, ang gawin natin, timing natin. Isin lahat ang paper cup nito, paalala lamang, cup nito, paalala. Lagay natin doon sa merong maghugas ng kamay, ayan. Mga fudgy bar, alisin lahat ang paper cup nito. Okay. So, lalapatan natin yan ng background music. Paalala lamang po, siguraduhin po na malinis ang inyong mga kamay bago nyo ito gawin. Ayan. Nakatiming siya sa video. Pagka nalagyan nyo na po lahat nyan, eh pwede nyo siyang lagyan ng background music para dun sa mga scene na wala siyang commentary. Para may music siya. Ayan. Ilagay sa malalim na lalagyan. Ilagay sa malalim na lalagyan ang creme de soda. Ayan. At haluin ito gamit ang hand mixer hanggang sa maging medyo malabnaw or runny na ang texture nito. Ayan, nandito na tayo. Sunod ay hatiin paaba ang mga fudgy bar upang mas mabilis na ma-absorb ang creme de soda na ating ilalagay. Ayan lang po. Basta timing lang po sa video ang importante. Kailangan sakto yung sinasabi doon sa video. Hanggang dyan lang po yung nagawa ko. Yan lang po yung sample. Napakadali lang naman pong gawin, di ba? Kaya punta tayo dito sa aking isang editing app sa CapCut para malagyan natin ng background music yung ating video. Para mas maganda siya. Piliin lang natin yung video. So, ayan po. Lalagyan natin siya ng audio. Sounds. So, pili lang po kayo dyan. Ito na lang po siguro. Tapos pahinaan nyo lang siya. Gawin yung nasa 20 lang yung volume para marinig po yung commentary ng video. Ayusin nyo lang po para maganda ang inyong video. Ilagay sa malalim na lalagyan ang creme de soda. At haluin ito gamit ang hand mixer hanggang sa maging medyo malabnaw or runny na ang texture nito. Sunod ay hatiin paaba ang mga fudgy bar upang mas mabilis na ma-absorb ang creme de soda na ating ilalagay. Okay, so hanggang dyan lang po yung aking ginawang commentary sa aking video. For sample lang po iyon. Mahalaga ay timing po yung commentary doon sa video. At kailangan lang po ng tiyaga talaga. Hindi po ito kagaya ng pag kayo ang nagko-commentary mismo ay habang ginagawa nyo yung video ay nagsasalita kayo.
Unlike po dito ay gagawin nyo muna yung video, pagkatapos ay tsaka nyo gagawin yung text to voice na ilalagay nyo. So sana po ay may natutunan kayo dito sa aking video. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Share nyo na rin po para matutunan din ng iba. Maraming salamat!